Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,488 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. No, 7,488 subscribers. Okay, so keep on helping, keep on sharing, and keep on helping, keep on subscribing. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang ano po natin ngayon ay, pag-usapan po natin ngayon ay, yung kay, ano, kay Rex Gatchalian, at saka kay Bongo. Ah, yan. Nagkaroon po kasi ng committee hearing. Si Bongo po ang chairperson at ang ano member yata or co-chairperson niya ay si ano po, ay ni Marcos. Nandun po silang dalawa. Nag-clash po sila eh, no? Kasi sabi po kasi ni Bongo ay talaga nagkakaroon ng politics sa mga pag-release-release ng mga DSW-8. Okay, so syempre, eh si ano po, si Rex Gatchalian po ay kapatid po ito ni Senator Win Gatchalian. Taga Valenzuela po ito, dating mayor, itong DSWD secretary, dating congressman din po ito. No, napaka-powerful po nito. Eh ano po, no? Pwede na po yata tumakbo ito, no, bilang senador ng Pilipinas. Yan, karon po sila ng World War dahil po sa financial assistance na distribution. Okay. Nagkaroon po siyang ano no, talagang kita niyo naman parang galit na galit si Senator Bongo, no? So sabi naman ni ano ni Rex Gatchalian, ni-assure niya ng members of the Senate that he will not run for senator in the midterm elections in 2025. Actually, pag galing ka sa politika, no, yung political family, ay talaga naman pinagsususpetsahan ka na talaga namang pwede ka tumakbo bilang senator ng Pilipinas anytime. Okay, anytime you want, no? So ang hirap po ng ganun, no? So yun po, no? Talagang pinagsususpetsahan na pwedeng tumakbo bilang senador ng Pilipinas dahil ano nga po, no? Nadidelay daw kasi sabi ni ano Lawrence Bongo, no? Talagang blinas niya si Gatchalian during the public hearing doon sa isang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Development for allegedly using DSWD assistance for his political agenda. Oh, sa'yo ba itong pera, itong perang ito? Sabi ni Bongo, no, talagang nakakahiya din, no? Sabi ni ano, Go was referring to a reported delayed distribution of assistance, yung AICS, na tinatawag natin doon sa General Santos City, which he said was only disbursed when Gatchalian went to the city after it was struck for by a powerful earthquake like last year. So, ibig sabihin, na-delay na ito, na-release lang ito nung pumunta si Rex Gatchalian. Ang hirap po pag politiko, no? Ang talaga nag-release, pinagsususpetsahan din yan, no? Tapos na-release ka ko doon was emergency cash transfer. That's why the amount was bigger, no? So sabi rin niya, hindi po ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. ECT po, no? Yung doble na sinasabi ninyo, yun po yun, no? So, hindi po daw nirelease yung AICS. Pumunta yung, na-release po ito after nag-coordinate, no? Yung nag-coordinate si, ano, ang tawag ito, nag-coordinate ang mga mayors and governors dun sa General Santos. Okay? Ayun, so according to DSW website, yung AICS provides medical assistance, burial, transportation, education, food. Ang hirap po kasi no sa mga ganito mga politiko, no, pumipila po talaga mga mamayan natin, no, mahaba po yung pila, tapos magkano po ngayon, 500, 1,000. Minsan nakakawala po ng dignidad. No? Ayan, so sabi rin ng DSWD chief natin, admitted na yung emergency encountered some difficulties on its own financial management office. Akala ko ba computerized na ito, mahal na secretary, no? Yung resulting cash shortfalls in some of its regional offices. So dapat ayusin nyo yan, no? Yan. Yun. Tapos, tara, basa, let's read, no? Tutoring program ni General Santos with a memorandum of agreement at Mindanao State University. Eh, tingin po natin, yung basa na, or let's read, ay hindi po mandato ng
ng DSWD kundi mandato po ito ng DepEd or CHED, no? So mahirap po lalo na Mindanao State University yan, no? So pero nagkaroon ng MOA. So MOA na ito dapat ano po ano dapat ito pinapakialaman ng di ng CHED o di kaya naman ay ng DepEd, no? Yan. Especially non-reader elementary students, di ba mandato yan ni Sara Duterte? Eh bakit pinapakialaman na Rex Gatchalian yan? Pinapakialaman ng DSWD. Tapos yun, 257 college students. Dapat CHED yan. Kumbaga, youth development workers. Ano ba kinalaman ng DSWD, Chad? No? Kung ano, kasama si Vice President Sara Duterte yan, kasama ang CHED, etc. No? Dapat ganon. Kaya lang, student tutors will hold reading sessions for struggling and non-reader elementary learners. Tapos babayaran siguro yan, no, kung nanay, tatay, mother, father, teacher sessions for parents and guardians of the grade school program education. No, grade school. Guys, no, ano lang naman, automatic na yan. No? Bakit ganun? No? So, in exchange for service rendered, tutors and YDWDs will receive cash for work salary amounting to 400 pesos, 403 pesos per session, which is based on the regional daily minimum wage. No? Napakababa naman nun. No? Together, we aim to provide our children with the tools they need to thrive, benefiting not only the students but also yung dedicated youth development workers natin. Okay, yung YDWD. YDW. No? So aside from Gensan, marami din, no? Nagkaroon ng ganito, yung sa Summer Province, San Jose del Monte, Malolo City, Bulacan Province, Cebu City, Marawi City, and at saka sa iba't ibang panig ng Bansang Pilipinas. Pero pinagtataka nga po natin, ba't po ganito? No? Eh, kung wala pang interes sa politika, bakit ang mandato ng ating vice presidente, ang mandato ng DepEd, no, ng CHED ay pinapakialaman ng DSWD, no? Eh minsan mapapag-isip ka rin talaga, eh, bakit ito ginagawa ng mga politikong ito, no? Alam niyo po ba sa Venezuela? Pero maganda po ang Venezuela, no? Yan. Ito po kasi si Rex Gatchalian, aside from being kapatid, ay talagang kapatid din po ito ng mayor ngayon ng Venezuela. Ito po ay siya po ay ang kumalit, no, sa hindi po inapprove na appointment na si Erwin Tulfo, no? Si Erwin Tulfo po ay pwedeng tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Eh kung ito po ay tatakbo din, no, malay mo, Gatchalian brothers ang pwedeng tumakbo diyan, no? Ayan. O ano po, pag ganun, walang masama. Tulfo brothers, Gatchalian brothers, Cayetano siblings, Ejercito siblings, okay? Ayun, no, baka nga ano, sino pa ba? Marami pang iba, no, pwede pa si ano, eh, no, si Villar sana, eh, no, sayang nga lang, no. O pwede. O tama, Villar, no, kung mananalo si Villar, 'di ba? O Tulfo pa, etc. Parang ano 'yan, no, 10-11 tao na talagang ano, magkakapatid, magkakamag-anak. No, parang walang ganoon, 'di ba? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Okay? Maraming salamat po sa inyo, guys. God bless you.